Nahanap ang asawa. Ganyan si Daddy. Pagdating, ako agad ang hinahanap niyan. Doktan in the house. Ayan. Ang aming ulam for today. Ay, kandinga ulit. Ay. Anong gagawin mo, ma? I-re-ref lang. Ah, pero gaganituhin mo na siya? Pwede din naman, nagustuhan ni Daddy yung ano. Tapos, oo, di ba? Pag nagustuhan, na-replay. Science. Oo, sayang po. No. Ayan. Tapos, sinigang po kami daw na bangus. Sinigang na bangus. Tokwa. Inisang tokwa. Inisang tokwa. With ampalaya. Kunting kiniling. Oh, how about this one? Binigay sa akin ni Suki. Ah, binigay ni Suki. Pang tanim. Yan. Galing talaga si Suki. Akala ko, gugulayin natin yun. Sabi ko, nakabili ng kalahating ampalaya si mama. Nakakatuwa naman. Yan. Yan po ang ginagawa ni mama. So, ang ulam today is tokwa. Sinigang na bangus, tsaka, lutuin na rin mo yan, ma, para may another gulay tayo. No? 2 gulay a day tayo. Hmm. Ganda po ng BP ni mother, minsan po iiyaano namin. Ano? Magkano nga yung BP mo, ma? 109/71. Ganda pa po ng BP niya. Tapos ang heart rate niya is 83. Parang 80, titingnan ko po. Andun, naka-ano naman po yung naka-memory. Si Daddy, pagkagaling niya sa farm, 125, pagkatapos mag-breakfast, kasi po nagkakalamansi na naman ulit kami ng umaga. Pangalawang araw na namin nagkakalamansi. After mag-breakfast, nag-121. Sana tuloy-tuloy po. Kasi syempre, di ba? Kalendiastolic niya, 91. Yun. So, ganyan. Tapos na po ako maglaba. Si mother ay malinis ng garden. Yan. Sa loob naman po ang ating lilinisin habang si mama dito ay busy. Anong gagawin ko dito? Gusto mong kaliskisan ko na? Hindi ako. Ha? Bilis lang yan sa akin. Ano? Gawin ko na? Oh, siya na daw. Tapos, yun pa lang. Kukunin po natin today is this one. Kasi yung ating kimchi, dadagdagan natin ng pechay na bagyo. Yun. Ha? Ano ba? Labanos? Ah, dagdagan ko yung labanos. Sige. Kasi madami pa po yung ano namin. Ah, baka. Okay. Dagdag ko daw po itong labanos. Sige. Yun. Mama, yung yogurt mo, di mo kinakain. Nakalimutan mo na, no? Ah, kay Patsy Pai. Binilihan niya po ng yogurt ito. Kay Patsy pala. Kaya sabi ko hindi kinakain. Kasi sabi ko sa kanya. Yan, maganda din po ang yogurt, di ba? Tapos parati po kami may yakult. Kay mother po yan. Ayan po, saing na tayo. Ako na daw po ang magkaliskis ng bango. Sabi ko nga po ako na eh. Eh, gusto po niya daw. Tapos sabi niya, sige ikaw na. Good morning! Ayan po, ito po yung ating kimchi. Eh, di ba po, yung original kong ginawa, yung binigay po ni Kong Kong na cucumber, eh, masyadong pong madami pa yung sauce. Nilagyan ko ngayon ng radish. Tapos, ngayon naman pong araw,
another installment. Dahil napakadami pa po nung sauce. Ang ilalagay po natin is this one. Tsaka ito daw po, sabi ni Mother, ilagay ko na din daw po yung tira niyang radish kahapon. Ganyan na lang po ang ating gagawin. Misto installment. Kami lang po ni Mother ang kakain. Kaya okay lang yan po. Dagdag lang tayo. Sayang po, diba? Ito po yung hugasan mo na. Oh boy, someone's here. Buti hindi mo pinaalis si Lola. Tamo, andito ka na. At ako, andito ka na naman. Ang bebe ko. Babad ko po muna ito sa vinegar. Just in case, na madaming na spray. Set aside. Baba. Nasa likod po ng camera. As if makakakain ng kimchi. So, ano po yung dapat hindi ko nababalaban. Kaya lang medyo madaming tama-tama ang kanyang balat. Hindi ko gaano malinis. May buk-buk na kaunti. So, hi, Mami Lourdes Go! Sabi niya po, yung ma-odaw pong papa ni Mami Lourdes Go is nagluluto din daw po ng buto-buto na ang lagay ay radish. Ang mga Chinese po ay mahilig sa ganyan, sabaw na buto-buto, tapos ang ilalagay po ay radish. Yun po ang mga, isa sa mga ano nila, gusto nilang soup. Ako po'y lumaking galon. Dahil nga po natira ako sa lolo't lola ko, yung mother po ni mama, tsaka parents, yung parents po ni mama natira ako doon. Kung ako pa'y nag-aaral. So, mahilig po sila sa ganun soup. Na buto-buto with radish. Kaya ganun din po si mother, talagang ganun din siya. Ayan, pwede na po ito. Lumiit na siya. Kasi medyo madami pong bukbok-bok. Kaya ano lang po natin yan. Disinfect lang ng ating dati. Kasi ito, waiting lang tayo. Pag makikita nyo po yan, pag binabad nyo sa vinegar, yung mga dumi, ayan o. Mas maganda, mas nalilinis. Wait lang po tayo, kahit 10 minutes lang siya. Babad lang natin siya dyan for 10 minutes. Same cut lang po nung isa. Ang bango na, sarap. Nilagyan ko po ulit siya ng kaunti pang sugar. Kasi po, napakaanghang. Ang gagawin ko po niyan, hindi ko po muna yan ilalagay sa ref. I-overnight ko ulit na hindi nakalagay sa ref para umasim siya ulit. Aasim pa po yan. Magfe-ferment siya. Kasi pag nasa labas po yan, yung hindi natin siya naka-ref, mas mabilis ma-ferment. Kasi yung kimchi po, pag ni-ref agad natin, parang fresh kimchi yan. Medyo matagal po yan bago umasim. Kung gusto nyo po agad yung medyo maasim-asim, hayaan nyo po sa labas na hindi mo na siya naka-ref. Dag-dag-dag-dag! Maganda din po yun pag halimbawa konti lang kayo sa house. Pag gagawa kayo ng kimchi sauce nyo, damihan nyo na yung kahit pang tatlong gawa. I-freezer nyo lang po yun. I-freeze nyo lang yung natira nyong sauce ng kimchi. Tapos, kasi nga po, gaya namin, tatlo na lang kami. Hindi naman kami pwede gumawa ng madami. Kasi si Daddy lalo, di ba nakain. Hindi kami lang ni Mama. E di, ang gagawin ko po yan, paunti-unti lang, mga ganito lang, ganyan. Ganyang konti lang na cabbage. Tapos, ilang pipino, ilang, ganun lang po siya, konti lang.
Para mabilis din lang naman maubos. Tapos gawa na lang po ulit kayo. Kasi pag gumawa po ako ng madami, nag-overflow ang aming ref. Eh, yun na lang ang makikita mo sa ref mo. Puro kimchi. Diba po? Hindi ka na makakapaglagay ng iba. So, yan ang ginagawa ko. Ito po, okay na. Hugasan ko lang ulit po siya. Hugasan ko lang siya. Isa-isa. Kasi konti lang naman. So, we can afford na madaling nito. Hugasan na natin. Wala po si Daddy na kay sa bahay po ni Kafarmer. May gagawin daw po siya ngayon ni Rizal. Pahapon po kasi parang wala ba si Rizal. Kakat lang natin to. Kakakat natin, aasinin natin. Ganun siya. Cut lang natin siya ng ganun. Pagdag ganito, pinapatapos ko muna si mother. Para ako naman ang nasa kusina. Kasi minsan po, ayaw niya yung parang may magulo-gulo ba nakasama. Ako pa naman po dinadaldal ko siya kasi syempre ayoko naman yung mapapanis ang laway naming dalawa. Dinadaldal ko po siya. Eh, minsan siya naman. Gusto niya siguro yung tahimik lang, di ba? Kasi sanay po siya na nagkukusinang mag-isa eh. Ngayon na lang po yan nagkukusina na may kasama kasi nga natatakot po ako. Gamay at maya po sinisilip ko pag nasa kusina siya. Kasi syempre, ako po kasi, na, alam niyo po, yung balance talaga. Talagang mahina yung ano po, yung, may tawag po doon, yung paloy pa ko yun, sabi ko. Yung di magaling yung, gaya po nung sa bike, kung sa iba-iba po, hindi yun matutumba, di ba? Yung pag natataranta, hindi marunong anuhin yung sarili. Yung iba magagaling mag-balance, di ba po? Ako medyo mahina ako sa ganun. Tapos, ang si mother po, namanan ko yun sa kanya. Mahina din po ang balance ni mother. Yung mga ganung aksidente, yung naibabalance yung sarili. Si mama po ay ganun din. Pareho po kami yan. Kaya, parati ko po siyang pagkaganyang sa kusina, mag-isa lang siya. Busy ako sa loob. Naglilinis ako. Mamaya po, sisilipin ko siya. Kasi, hindi natin alam, di ba po? Tapos, pagka natutulog naman ng hapon, alam ko dapat mga 4 o'clock, 4:30 lalabas na. Pag lumagpas po yan ng magpa-5 na ganyan, hindi pa lumalabas, chinecheck ko po yan. O, kumusta ka, mother? Ganyan-ganyan. Kasi minsan po, nanonood lang naman siya ng mga movies. Kaya lang nga, syempre, dahil nga, nakikita lang natin si mother na malakas. Minsan nakakalimutan natin, she's 80. Diba po? 80 eh. Kahit mayabang-yabang ang nanay ko, kailangan pa rin ang attention. Kaya nga po ngayong Saturday or Sunday, hindi ko po alam kung kailan ang pwede si Roberto. Kami po'y luluwas ng Manila. At yun, kailangan po namin lumuwas kasi may family gathering po si Daddy. Sabi ko, hindi ko pa po nakakausap si brother pero yun nga, samahan niya muna dito. Kasi hindi ko lang po alam kung papayag na doon tumulog. Alam mo nang matanda, mahirap po i-uproot. Uprooting is very difficult. Yung tatanggalin mo sa bahay mo, ililipat mo sa kabilang bahay. Napakalaking usapin po. Malaking usapin talaga. Okay na po siya. Wawash lang natin. Para titake out lang natin yung salt. Kasi maalat siya. Okay.
rin, ma. Dapat po sila. Hungry ka na? Kain na tayo? Andiyan na. Kimchi, kahit pagkatapos mo gawin, pwede mo na siyang kainin. Crunchy pa siya. I'm here. Nahanap mang asawa mo? Ay, naman yan mamawala. Wala ba? Andito lang. Di naman lumalabas eh. Nahanap ang asawa. Ganyan si Daddy. Pagdating ako, agad ang hinahanap niya. Malikot lang siguro dun sa kanila, pero... Aanin mo lang. Basta gusto niya, may kasama din siya. No? Oh. Yung katabi, tapos parang inaano-ano siya, yung nilalaro-laro. Switch. Dami kasing naman. Here's the kimchi, Mado. This one is ano, sinigang. Mm. You like it, di ba? Oo. Okay. Ino ko lang yung kamote. Ino na yung kamote. Inahin ko din ng kamote. Thank you, Daddy. Cheers! Mmm. Wow. Kampong is life. And this one. Akin na lang. May pag-ganong-ganon si Ming Ming eh. Pasulyap si Ming. Masag yan? Sinunod mo naman? Pag hindi yan lumapit dito. Masulyan. Busog eh. Ayan na. Sit lang. Diyan ka lang yan. Humiga ka dyan. Humiga lang, mama, oh. Doon pa kay mother. Doon ka sa tabi ni Lola. Doon pa. Sa paa. Ikot-ikotan mo yung paa ni mother. Oo nga. Ah, habang nakaupo. Yung nasa umaga, tuwing umaga yan. Alam mo, may kaawasin mo. Ano ka ba naman? Siguro sasabihin ni Ano ka ba naman? Yung sino ka nga? Sino kaya kausap ni Lola? Mayamame. Ni Lola. Ming! Ah, sinuloyin. Kaawas. Kasi palagi nakapulupot yung pa ako. Mamaya na. Naakbalan ako. Dalawang kami. Si Mama, sa kanya pa namin ako nagmana. May dalang pa. Naalala mo dati na malengke siya, pagbalik niya, ang dami niyang galos dito? Hmm. Naalala mo ba yun, Daddy? Nahulog ko, mas ka na. Hindi yung humps ata yun. Pag uwi po, ang galos niya dito. Hindi, sa kanal ako nahulog. Ah, kanal ba yun? Sabi mo sa humps. Yung kanal na yun, magkininlan mo, parang simento. Ay, Ma, yung sinasabi mo naman, yung sa palengke, kasama mo si brother. Eh, yung dito rin, di ba? Itong ginagawa. Tinawanan lang ako. Nakalisod din dyan. Sa may... Nakalisod ka din dyan sa may hagdanan, di ba, ma? Sa terrace? Hmm. December na. Hindi nung dati pa na malinis siya. Hindi. Bukod pa yun. Bukod pa. Hindi pa si Papa nun. Oo. Oh. Yan, madami-dami din. Kaya yung
sinasabi yung accident prone. Tutulog din. Sa kanya ko naman na yun eh, yung gano'n, yung mahina yung paa. Yung iba kasi pagka ganun tayong ano, habulin yung pag na-out balance, bawa na daba. Reflexes. Oo, yung reflex. Mahina ang reflexes namin na daba. Naman ako yung sa kanya. Tapos parang kami ni Mama, ano kaming dalawa nito eh, B1, B2 talaga. Mahina kami sa lugar. Yung direction, no, Mother? Totoo, no? Mahina din yun sa lugar. Eh. Ako, kasi magkasama ako. Hindi naman ako nag-ano yung lugar. Nag-ano lang ako, magsasabay lang ako. Parang ako tayong dalawa. Ako din gano'n. Pagkasama ko si Daddy, sige lang lang ako. Hindi ko naman tinitingnan ko, ano ba, pag-anin ba? Taba. Kumain na lang ako. Oh, ako din eh. Ano mo kung parang may divisora na hindi. Akat siya may obetos, ikot-ikot yun, dahil nang ikot na. Paglabas namin, dito. Paglabas namin, dito ko siya nilabas, pambihira ko yan, dito na pala tayo papasok, kumikot pa rin sa akin. Hindi naman siya naman nagbilal pa, kasi hindi naman nagbilal. Kabilal pa, nagbilal. Kulang yung bilal sa akin. Papakistis niya yung lahat. Malambot pa yung ano? Oo, oh, malambot. Pag malambot, ano? Madudurog lang. Madudurog yung ano. Okay na lang yun. May bagay kasi. May bagay ba? Dapat tama yung ano niya. Tama yung... Saan ang tama? Ano bagay? Ano? Ha? Papalayin niya ata yun. Ay, bibigasin, no? Sa ano? Sa atin? Hindi. Hindi ka tama sa atin, pero... Nasa taas ata. Pero magkakaroon ano? Epekto ng ulan, no? Ulanin tayo. August, September. Mapababa na nga yan. Pero wala ngayong gaano malakas, no? Wala. Wala pa. November. May time talagang hindi naman ano. Pero ilang ano, ilang ang last natin yung nagtumbahan ng puno sa farm? Last year ba yun? Kasi ito yung ano natin din, yung manta. Santi yun? Pumunta nga si ano, dito. Hindi pa tayo pinapasok yung tubig, no? Ano din na naman papasok? Naan din. Makong nakonwood. Sabi ko nga eh. Nakonwood, Daddy. Yes, dito. Wag lang yung talagang punong-puno ang kasara, pati yung ano, apaw-apaw. Yung sigurado. Isang tubog naman sana galing sa kalsada. Pero kung dito sa ano, wala na. Kasi nakaano na lang. May sisiri pa sisiri. Limbang ulang na malakas na yung tubig dito, kumapaw doon. Kumapaw sa kanila. Oo. Hindi ko alam yun. Kasi ngayon, pag nag-aan, hindi na ako lumalabas. Hindi tulad nito. Kumapaw daw, sabi mo. Kailan niyo, ma? Itong taon lang na to? Ano, malakas kayo yung ulan. Itong taon na to, ma? Ngayon lang. Ay, hindi na talaga tayo pinabaw. Kumapaw sa kabila, ma? Oh. Tubig? Kumapaw. Nagawa na yung... Diyan sa simeto na natin. Oo. Ano lang.
Sabi ko, hindi na nga ako pang malakas ng manin ako. Noong lumalabas ako, yun hindi. Mababasa lang. Yun ang gusto ng palaka, di ba? Sabi sa akin ang anak ng waiting night. Ano yung tumutubod yan sa ano, mga pag-wait sa amin? Hindi talaga, pag malakas ako lang, inaamit kasi, simple, sakit ka rin. Ibig sabihin, very good yung ginawa ko dati, no? Oo, totoo yun. Siguro totoo. Baka last year pa yun. Hindi, kasi ngayon, yung tubig galing sa ano, hindi naman pumapasok sa akin. Tingnan mo yun. Wala lang yung mga sibo yun. Whatever our souls are made of, his and mine are the same. Wuthering Heights by Emily Brontë. Thank you for watching. Please like, subscribe, push that notification bell, and share. Maraming salamat po. To God.